What's up? Kumusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman yung lingkod, Gary Opimo. At today, pag-uusapan natin yung tungkol sa limang paraan para ma-boost yung confidence natin. Ito, effective na paraan to dahil nagawa ko to at based on experience yung lahat na i-share ko sa inyo. Kaya, kung bago ka na sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago natin video. So without further ado, let's start! Nung nakaraang video natin, last video natin, napag-usapan natin yung mga bagay na nagpapababa sa confidence level mo. Kaya ngayon, didiscuss natin yung limang ways o limang paraan na ginamit ko rin mismo para mapaboost o mapataas yung confidence level ko. Simulan natin sa number one, surround yourself with positive people. Di ba nung nakaraang video natin, pinag-usapan natin na isang bagay na nakakapagpapababa ng confidence level mo, yung mga negative people na nakapaligid sa'yo. Pero once na in-improve mo yung sarili mo at naghanap ka ng mga positive na people o pinili mo yung mga taong makakasama mo araw-araw, I guarantee you guys na little by little, mabuboost at mabuboost yung confidence level mo. Lalo-lalo na yung kung yung mga napili mong makasama, yung mga taong may mga narating na sa buhay, yung mga na-experience na nung na-experience mo, at mag-share sila sa'yo ng knowledge and thoughts para maalagpas ka o makahakbang ka sa pagsubok ng buhay mo ngayon. Kaya guys, ang number one para sa akin na makakapagpa-boost ng confidence level mo ay yung mga positive people sa paligid mo. Hindi mo naman kailangan i-eliminate yung mga taong malalapit sa'yo o hindi na sila totally pansin eh, di ba? Bawasan mo lang yung oras na magkakasama kayo para ma-lessen din yung influence nila sa'yo. Sa ganun, yung confidence level mo, ma-improve mo. Proceed tayo sa number 2. Wear clothes that makes you feel that you are on the next level. O yung mga damit na sobrang komportable ka at parang gusto mong ihabang sa lahat. Ako personally, yung damit na mga komportable ako at parang pakiramdam ko nasa next level ako, yung mga pang semi-casual ko na doon. Hindi mo naman kailangan pumorma ng bonggang-bongga, yung marami ka ng burlolo, yung masyado. Yung tamang forma lang, yung pakiramdam mo lang na komportable ka at taslo ka sa lahat, di ba? Ako, ang pinaka-komportable akong damit, yung uniform ko. Pagsuot-suot ko yun, parang iba-iba yung datingan talaga ng naka-uniform compare sa mga naka-civilian. Pero nagsusuot din ako ng mga civilian clothes na komportable rin ako at pakiramdam ko rin na nasa next level ako. Mga simpleng pormahan lang, hindi mo kailangan pumorma ng mga fashion trends o yung mga mamahaling damit. Yung mga simpleng forma lang, yung komportable ka lang. Pero huwag naman yung mga pangtulog, di ba? Sobrang komportable ng damit mo, pangtulog na, di ba? Hindi yun, pare. Yung pakiramdam mo nasa next level kapag susuot mo. Kasi yun yung isang bagay na nagpapaboost ng confidence natin. Ako personally, yun yung isang bagay na nagpapaboost ng confidence ko. Kaya mas madalas ko siyang ginagawa para pakiramdam ko nasa next level ako, di ba? Gusto ko lang din i-share sa inyo para syempre baka mag-work sa inyo o baka makatulong sa inyo na ma-boost din yung confidence level. Proceed tayo sa number 3. Take care of yourself. Alagaan mo yung sarili mo. Love yourself. There's a plenty of way na pwede mong pakita sa sarili mo na mahal mo yung sarili. Pag may na-achieve ka na isang bagay o may na-achieve ka na isang goal, bigyan mo ng reward yung sarili mo. That's self-love. Alagaan mo yung sarili mo, mag-exercise ka, kumain ka ng tama, proper diet. For sure, lalabas yan sa skin mo, lalabas yan sa itsura mo. And eventually, yan yung magpapaboost ng confidence mo. Ako, personally, dati, unhealthy foods yung mga kinakain ko. Pero simula nung nakakilala ko ng mga positive na tao, lalo-lalo na yung misis ko, masyado siyang focus sa mga nutritional food na kailangan natin para ma-enhance yung immune system natin, di ba? Na-inherit ko na rin, na-adapt ko na rin yung ugali na yun. Ngayon, kumakain na ako ng gulay, kumakain na rin ako ng healthy foods, di ba? Na nakaka-boost ng immune system. Plus, nag-a-add na lang ako ng exercise. At syempre, alaga sa sarili mo. Paano mo nililinis yung sarili mo para mas maging presentable ka tingnan, eventually, ma-boost yung confidence mo. So, yun yung ikatlo nating paraan para ma-boost yung confidence mo. Kung nagustuhan mo yon, hit like mo na, mag-subscribe ka na rin. Tsaka yung notification bell, paki-hit para updated ka sa mga bago nating video. Okay? Good. Proceed tayo sa number 4. Believe in yourself. Hindi mo makagawa yung 1, 2, at saka 3 kung hindi ka naniniwalang kaya mong gawin. Yun yung first step para makuha mo yung confidence level mo na sobra-sobra.
maniwala kang kaya mong gawin lang. Once na naniwala ka, nagkaroon ka ng positive thinking about it, for sure, ma-achieve mo yung pagiging confident. Yung confidence kasi para ma-improve mo yan, it takes time. It takes lots of energy and continuous practice para talagang makuha mo talaga yung confidence level na kailangan mo. Kasi parang exercise yan eh. Hindi mo lang siya gagawin ng isang araw. Kailangan mo siyang gawin ng sunod-sunod, continuous, para makita mo na talaga yung resulta. Pero kung di ka naniniwala sa sarili mo na hindi mo ma-achieve yung mga bagay na gusto mong ma-achieve, kabay walang mangyayari sa'yo. Kaya yung number 4 step natin is believe in yourself. Proceed tayo sa number 5 o yung ikalima nating paraan para ma-achieve o para ma-boost yung confidence level natin. Bago yun, matanong ko nga kayo guys, bakit ba hindi natin nabubus yung confidence natin? Sagutin ko na rin yung tanong ko. Kasi, natatakot tayong mag-fail. Kasi once na mag-fail tayo, hindi ka na susubok ulit, hindi ka na magta-try ulit ng bago, kasi nga nag-fail ka na eh. Kaya itong number 5 natin is don't be afraid to fail. Huwag ka matakot matalo, huwag ka matakot bumagsak, huwag ka matakot magkamali. Dahil once na maramdaman mo yung pagkakamali, at hinakbangan mo yan at sumubok ka ulit, then you will gain knowledge and strength para humakbang ulit sa mga susunod pang pagkakamali. Kasi once na matalo ka at naging stagnant ka lang doon sa pagkatalo, abay wala kang patutunguhan, kapatid. Pero pag natalo ka, tapos humakbang ka ulit, natalo ka, tapos humakbang ka ulit, at natalo ka na naman at humakbang ka ulit, naka-3 step forward ka na sa pangarap mo, Brad. Parang ginawa mong stepping stone yung pagkakamali. Pero ang kagandahan doon, maka-forward ka patungo rin sa dream mong mangyari. Patungo rin sa gusto mong ma-achieve sa buhay. Diba? Kaya huwag na huwag kang matatakot magkamali. Kasi ganun ang buhay. Trial and error. Kung di ka magkakamali, hindi ka matututo. Kaya yun yung limang bagay, pinamadaling paraan para ma-achieve mo yung confidence o ma-boost mo yung confidence level. I hope nakatulong ako sa inyo. Kung nakatulong man ako, pakishare sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, kamag-anak nyo, mga minamahal mo sa buhay na kailangan ma-boost yung confidence. Muli, kung bago ka sa channel ko, hit like mo ulit, subscribe ko ulit, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago natin videos. Maraming maraming salamat sa panonood. Maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid. Suportang tunay lang. Maraming maraming salamat. So yun lang. God bless. Peace.